Hi guys, ako si Teacher Yash and welcome to my channel. Kung bago ka pa lang dito sa ating channel, I invite you please to subscribe and hit mo na rin ang notification bell para ma-notify ka every time na may mga bago tayong video i-upload. Hello guys, today mag-unboxing tayo nitong bagong dating na USB charger na may voltmeter indicator and time display indicator. At dual USB charger na rin siya. So dalawa ang magagamit natin dito sa USB charger na ito. Kasi dual USB charger. Waterproof na rin siya guys. Dito to yan. Pwede siya sa 12 volt and 24 volt na battery. At saka meron din siyang switch na power on and off. In order ko ito guys sa Lazada kasi dito sa amin laging hindi stable ang kuryente. May pang backup tayo at for emergency purposes na rin. Kahit halimbawa nasa biyahe tayo, pwede natin i-charge ang ating mga cellphone. Nabili natin ito guys sa halagang 468. Kasama na rito ang shipping fee. So ngayon, i-unbox na natin guys. At i-try natin mamaya sa ating battery ng ating motor. So tara, i-unbox na natin. Ito na. Ayan. Heart pa. May heart. Ayan. Unang-una, itong mismong USB charger. So, ayan guys. Makikita nyo. Ayan. Meron siyang kasamang time indicator, yan. Dual USB charger. Yan, dual USB charger. Tapos dito yung voltmeter indicator, yung black na ito sa gitna. Ito yung voltmeter indicator. So malalaman natin 'to mamaya pag trinay natin sa ating battery. So ano pang mga kasama? So ito yung kasama. May kasamang bracket guys. Ayan. Ito kasamang bracket. Bali dito natin kakabit mamaya. Ganyan. Yung ganyan siya guys. So kailangan natin siguro ng Phillips screw. Ayan. Para makabit natin to. So ito ay kakabit to sa side mirror ng ating motor guys. Yan yung butas nito. At dalo yung kasamang bracket guys. Pwede rin ikabit sa handlebar. Ayan. Bale, ganyan siya. Ganyan siya kakabit pag nasa handlebar na guys. Ang gagamitin natin guys ito. Kakabit natin ito sa ating side mirror ng ating motor. Kakabit na natin at nang ma-try na natin kung ayos ba itong USB charger na ito. So tara guys. Okay guys, ngayon i-check natin dito sa battery ng ating motor kung gagana ba itong USB charger na bilhin natin. So tara, bisa na natin ito. Ngayon, i-check na natin guys kung gagana ba ito. So, itong red guys, lagyan natin sa positive ng ating battery. At itong black sa negative ng ating battery. Ngayon guys,
makakita natin. So ito, try natin kung ayos ba ito. So may switch pala dito guys sa likod. Ayan, iwan lang natin itong switch para mag-on. Ayan, ayos guys. So kita nyo naman, nasa 12.4 ang ating battery. Ayan, 12.4. So ayos pa itong battery natin. Ayan, ngayon guys, i-check natin kung nag-charge yung USB charger nito. So try natin. Ayan, saksak natin dito. Dalawa yung dual USB charger siya guys. Ayan, ayun, kita nyo naman guys, nag-charge ang ating cellphone. Ayan guys, charging. Ayan, kita nyo charging, nag-charge siya guys. So nag-try naman natin dito sa isa. Dalawa kasi ito guys, dalawa. Try naman natin dito sa isa. Ayan, ayan, charging din guys. Ayan, kita nyo guys, nag-charge. Ayan, charging. Ayan. So ngayon nalaman na natin na ayos pa, ayos ito. Ikakabit na natin guys to sa ating motor. So ngayon guys, kakabit na natin itong bracket. Itong bracket. So itong isa hindi na natin gagamitin to. Pang handlebar to guys. So ito ang gagamitin natin para doon natin ilagay sa side mirror ng ating motor. Ayan. So may kasama na rin tornilyo dito guys. Tatanggalin na lang natin. Ayan. Gamit natin ang screwdriver, Phillips screw. So ganito ang tamang pwesto guys, para maganda ang pwesto. Ayan. So ikakabit lang natin dito guys ang dalawang tornilyo. So bali dito natin kakabit guys sa ating handlebar. Yan, ganyan papasok natin dito. So tanggalin muna natin ito. So sa pagtanggal ng handlebar guys, gamit natin ang number 14. Tapos ilalagay natin ito.
case, nakakabit na ating phone charger, ang ating USB charger. Yan. Nakafix na dyan sa ating ito. So, pinabitan natin ito sa handlebar. Yan. So, ang ganda ng pagkakabit, guys. At revive. Yan. So, yung wire dito natin nilagay. Pupunta dyan. Dito sa loob ng ating sa ibang muna natin tangke. Yan. Pupunta dito sa battery. Yan. Yan. So, ayos na guys. Babalik na natin itong takip na natin battery. So ngayon meron na tayong USB charger, phone charger. So kahit mag-brown out, okay, nasa biyahe tayo, malubat na yung ating cellphone, pwede na tayo mag-charge. Yan. Yan ang kagandahan ng charger. Pwede natin pang backup. Hello guys. Isa sa camera natin. Yan, isa na yung cellphone natin. So sabi doon sa ano guys, waterproof daw. Hindi totoo yan. Ito lang siya kung totoo ba itong waterproof na ito. Malalaman natin yan sa katagalan in the long run. So sana totoo yung waterproof. Pero palagay ko parang waterproof nga. Yan. Pero may cover naman itong USB charger na ito. Yan. May cover naman guys. Yung dalawa sila may cover. Pero ano lang dito, pag natanggal yung cover, yan, wala na. Wala na tayong waterproof. Yan. I-click lang natin itong switch guys. Yan. Yan, may switch siya sa likod. Click lang natin ito para mag-on ang board meter natin. Yan. So, ayan guys. Nasa 12.4 volt ang ating battery. So, try natin i-on ang ating motor. Try natin i-on kung 12.4 pa rin. So, try natin. Okay guys, hanggang dito na lang ang ating video. Please don't forget to subscribe at pakihit na rin ng notification bell guys para lagi kayong ma-notify every time na may mga bago tayong video i-upload. So hanggang dito na lang guys. Much love and God bless.